Magbuklat po tayo ng salita ng Diyos at ating pong basahin yung Book of Luke chapter 19. Luke 19. Isang talata lamang po yung ating pong babasahin sa ating pong pag-aaral sa umaga nito. Luke 19 verse 10. Amen. Amen. Yan. Isang verse lamang po. Andiyan na po ba kayo? Sige po, hanapin lang po ng iba at para sabay-sabay po natin basahin. All right. Luke 19 verse 10. All together po sa English. Sabay-sabay po tayo. Ready now. Read. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Son of Man po dyan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At babasahin ko po sa Tagalog, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Would like to speak this morning about the message entitled God Desires. Ano po? Yung mga naisin ng Panginoon. Tayo po ibukot pumikit, tayo po manalangin. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much, O Lord, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang magsama-samang sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ako po yung nagagalak na mabisita ang kaibigan pastor at ang kanila pong gawain sa lugar po na ito, na kitang-kita po ang inyong pong kamay na siyang gumagalaw sa aming pong kalagitnaan. We pray, O God, na patuloy kayong gumawa. Talian niyo po ang kamay ng Diablo at huwag niyo po ipahintulot na makapenetrate, Panginoon, sa lugar na ito. And we pray, O God, na prepare niyo po ang lahat ng members ng mission na ito sa panguna po ni Pastor Arnel at ang kanya pong pamilya, Panginoon, ay isang araw ay mapagtagumpayan po nila ang lahat ng pagsubok na siyang darating, Panginoon, sa kanila pong buhay. At sa biyaya po ninyo, O Diyos, ay lalo pong lumago sapagkat ang gawain ito ay hindi po amin, kundi sa inyo. Magpala po kayo at mangusap aming Diyos sa Malang Espiritu. Sa inyo po namin ipinagkakatiwalang lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may take your seat. Konting testimony lamang po. Ano po? Last month, mga pakakaupo na po kayo, last month po ay nagkaroon po tayo ng youth fellowship o yung young people's and young professionals fellowship, at nanggaling po sa iba't ibang part ng Pangasinan. Meron pong pumunta galing ng Bulinaw, yung speaker po namin, kay mag-asawa po ando doon. Meron pong pumunta from Mabini. Na by the way, sino po yung mga taga-Pangasinan po dito? Na imbag na bigat, no? Tayo amin. Isipat ka, Pangasinan. Saan kayo sa San Carlos? Yun, San Carlos. Sa Labrador. Yan po yung mga nagsama-sama. At ang biyaya po ng Panginoon ay meron pong 12 young people, young professional na nakatiyak ng kanilang kaligtasan. Yung 2 nga po, anak pa ng pastor eh. Hindi po dahil nagsisimba na, eh, mga magulang nyo ay active sa church, eh, sa langit ka na rin pupunta. At tayo po ay individual na haharap sa Diyos, kaya ang kaligtasan din po natin ay individual. Kaya ang tanong po sa umagang ito, ito po yung desire ng Panginoon kung bakit siya bumaba dito sa lupa, ay He came to seek and to save that which was lost. Kaya po pumunta ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa, ay upang hanapin at iligtas yung nawawala. Kung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta sa oras na ikaw ay bawiin ang buhay, nawawala ka. Katulad ko, naligaw ako. Saan po ba yung church dito nilang? Nag-iikot-ikot na ako. Sabi nung mama, diretsuin mo lang yan. Diniretso ko naman, lumampas naman ako. Sabi niya, balik kayo, may motor. Ay, ito na pala. Dati kasi yung signboard, Ma'am Sel, nasa bubong. Ngayon, hinahanap ko na natago na sa may bandang gitna na hindi ko na nakita. Mga kaibigan, mga minamahal, kung ikaw sa oras na ito, kukunin ka ng Panginoon at hindi mo alam kung saan ka pupunta, ikaw ay naliligaw. At nais ng Panginoon na hanapin ka at iligtas ka this morning. Amen? Kaya yan po yung dahilan. Yun nga po yung kwento ko, 12 ay nakatiyak ng kaligtasan at ang biyaya ng Panginoon, 12 din, yung nagsabi na, Pastor, kung kalooban ng Panginoon, mag-aral ako sa Bible School.
papasok ako. Pastor, kung kalooban ng Panginoon, maglingkod ako sa Kanya, isuko ko ang aking buhay, ay gagawin ko. Nakakatuwa po yung isang pong kabataan po sa amin, bago pa lang po siya, hindi pa siya baptized. This coming September, pag-pray nyo po, kasi magkakaroon po tayo ng baptism. Sabi nung isang young people na yon, nung nag-testimony siya sa harap, 12 nagsalita silang, sabi niya, willing po ako na isurrender ang katawan ko para sa Panginoon. So, di kinausap ko, Brad, buhay lang, wag yung katawan. So, pag-upo niya, tawa siya ng tawa kasi nawala sa sarili niya yung sinasabi niya. So, yun po, 12 yung nagsuko ng buhay sa Panginoon. No? Ibig sabihin, ang gagawin niya na lamang, walang iba kundi ang maglingkod sa Diyos. Maaring sa kalagitnaan natin, meron ding tinatawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. No? Hindi po, wala kang maririnig na tinig na noong pangalan mo kunyari, Josie, gusto kitang maglingkod. Kapag may narinig kang ganun, tumakbo ka. Hindi, tama po, hindi po ganun ang panawagan ng Diyos. Ang panawagan ng Diyos ay hindi mo maririnig, pero mararamdaman mo. Siguro, takbo na tayo nung tayo, no? Ay, may nagsasalita. Sa puso mo, ay mararamdaman mo na hindi ka magiging lubos na maligaya kung hindi mo isusukong yung buhay at maglilingkod sa Diyos. Mararamdaman mo sa sarili mo na parang nawawala ng halaga yung pangarap mo noon. Parang yung ini-aim mo na yumaman, kumita, maging milyonaryo, bilyonaryo, ano pa man, makabili ng sasakyan, bahay, lupa, mapag-aral sa magandang eskwelahan ng iyong mga anak at magkaroon kayo ng magandang kinabukasan, nalilimutan mo na yon. Kasi ang number one priority na nilalagay ng Diyos sa puso mo at sa isip mo ay ang paglingkuran siya. Yan po yung tinatawag na calling. Okay? So yun po yung konting testimony lang po. At this time, this morning, ay blessing po, meron na pong isang tatay po doon, dalawa na napag-iiwanan at nakakapagbahagi ng salita ng Diyos. Meron po mga bagong basketball players ngayon na umaating. And they are our prospects po, mga minamahal, pagdating po sa baptism this coming September. Kaya sama niyo po sa prayers po yan. So, yan po yung konting testimony po natin doon sa... Salamat po sa inyo pong gawain. Alam niyo po ba na ang inyong pong pastor at ang inyong pong gawain ay tuloy-tuloy na nagsusuporta po doon? Yung iba sa inyo, hindi makakarating doon. But if you, sumama ka, kumbaga nag-invest ka para sa gawain doon, hindi ka man nakarating doon, pero yung meron ka na maliit na binigay mo ay malaki sa paningin ng Diyos. Sino nakapunta na ng Cambodia? Sino nakapunta na ng Malaysia, ng Indonesia? Pastor, nakita ko may mga picture ng mga missionary dito. Sino-sino po ba yan? Saan bansa po yan? Africa. Guatemala. Next Sunday, nandun po yung si Pastor 14 sa amin. Guatemala. Pastor Aaron 14. Ngayon na kay Pastor Edo siya. Ano pa po? India. Oh, nakapunta na ba kayo sa ibang bansa na yon? Palawan nga, hindi pa tayo nakapunta eh. Diba? Sino nakasakay na ng aeroplano? Ako hindi pa. Okay, mahiya magtaas. Hindi pa ako nakasakay. Ano ibig sabihin? Hindi pa ako nakarating sa mga iba't ibang lugar. Hindi pa ako nakarating sa ibang bansa. Pero pwede ako maging parte doon. Amen? Yung maliit na halaga na isusuporta natin sa misyon, yun yung tinitibok ng puso ng Panginoon. At pag pinagpahalagaan mo yung mga bagay na mahalaga sa Diyos, pagpapahalagahan ng Diyos ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Amen? So this morning, in our introduction, Jesus Christ is the first missionary on earth. Siya po yung una-unang missionaryo na siyang pumunta dito sa lupa upang hanapin ka na even though na tayo po'y mga makasalanan at hindi po tayo karapat-dapat, He came to save our sinful soul. No? Pumunta po siya upang iligtas ang ating makasalanan kaluluwa so that He will be with us forever in heaven. Amen? Sino po yung gustong pumunta ng langit? Yan. Sino po yung mga baptist dito? Taas yung kamay. Alam niyo bang hindi tinatanggap sa langit yung baptist?
ang tinatanggap sa langit, yung tunay na sumampalataya kay Kristo, at sa tapos niya ng ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen? Anong ginawa ni Kristo? Si Kristo'y namatay, inilibing at muling nabuhay upang bayaran ang kasalanan mo at sampalatayanan mo siya, at kung magkagayon, ikaw ay makakatiyak ng langit. Amen? Okay, so, tuloy po natin. He came to save our sinful soul so that we will be with Him in heaven and we will never be forever lost. Let me sing this song. Ang title po ng awitin na ito ay If That Isn't Love. Kung hindi ba ito pag-ibig? Ang sabi diyan, He left the splendor of heaven, iniwan niya yung karangyaan ng langit, alam niya ang kanyang kakahantungan, knowing his destiny. It was the lonely hill of Golgotha. Ito yung lambak na malungkot na tinatawag na Golgotha, na kung saan ay ibinigay niya ang kanyang buhay para sa akin. Kung yan ay hindi pag-ibig, ang dagat o karagatan ay tuyo. Walang bituin sa langit at ang mga ibon ay hindi makakalipad. Yan po yung chorus, ano? At kung yan ay hindi pag-ibig, ang langit ay hindi totoo. Walang damdamin ganito kung yan ay hindi pag-ibig. So let me sing this song as part of our introduction. A cappella na lang, ano? Alam niyo ba yung a cappella? Walang tugtog. Oy, meron pala, Brad. Alam mo yung Brad? Ako kasi alapela eh, no? Iba yung acapella sa alapela. Alapela din ba? Alapela, ano? So, acapella na lang, brother, no? Pero kung alam mo, di pasukan mo na lang. Okay, this ito po yung lyrics. Si Jesus Christ iniwan yung langit. He left the splendor of heaven, knowing his destiny, 'twas the lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. If that isn't love, the ocean is dry, there's no stars in the sky, and the sparrow can't fly. If that isn't love, then heaven's a myth. There's no feeling like this if that isn't love. Amen, ano? First stanza lang kasi yung second stanza may bayad na yun, ano? Hindi, joke. Hindi, joke lang po. Joke lang po. So yun po yung meaning ng song. Kung hindi ka mahal ng Diyos, eh, yung karagatan daw tuyo. Walang star sa langit. Yung mga ibon di makakalipad. Yung langit hindi totoo. At ang sabi dyan, walang damdaming ganito kung hindi ka mahal ng Diyos. Amen? Mahal ka po ng Panginoon. So that's the reason why He came to this earth. Number one, mga minamahal, di po tayo magpapakatagal. So makita po natin, dito pa lamang po sa verse 10, God desires, kaya siya pumunta dito sa lupa, is come to seek and to save that which was lost. Kung ikaw ay naliligaw at di mo natitiyak ang iyong pupuntahan sa oras na ikaw ay bawiin ang buhay, nais ng Diyos na maligtas ka. Pero kung ikaw ay sa langit na pupunta, ano? At anak ka na ng Diyos, ikaw ay tunay ng Kristiyano, kaibigan, kapatid, mga minamahal, may mga nais ng Diyos na dapat po nating marinig sa umagang ito. Number one, would you please open your Bibles in 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. Malapit po yan dyan sa may bandang dulo. Naha. Pag nakapunta na po kayo sa 1st, 2nd, 3rd dyan, lampas na po kayo. Balik lang po kayo ng konti. 2 Peter chapter 3 verse 9. Yan. Sabay-sabay po natin basahin. Pag inyo na pong natagpuan. 2 Peter chapter 3 verse 9. Yan, andyan na po kayo?
Yan, sige po, basahin po natin sabay-sabay. Verse 9, ready now, read. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Number one, mga minamahal, God desires for all people to get saved. God desires for all people to get saved. Ang nais ng Diyos, mga minamahal, sa lahat ng mga tao ay maligtas. Ano ha? Kaya makita po natin sa Tagalog, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig, tinan niyo po ha, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipag sisi. So meron pong isang katanungan na ang sabi ay, did God send people to hell? Ibig sabihin eh, ang Diyos ba ay nagpapadala ng tao sa impyerno? Na kung saan ay may pinili siyang pumunta sa langit, nailan, at marami siyang piniling pumunta sa impyerno. Meron pong isang nagtanong niyan. Alam niyo po yung sagot? Ang sabi nung isang sumagot po noon, hindi po nagdadala ang Panginoon sa impyerno. Ang totoo, ang itsura natin ay para tayong nasa isang malaking barko, na itong barkong ito ay palubog na. Ano mangyayari sa atin pagka lumubog na yung barko, na doon tayo sa loob? Kasama tayong malulunod doon sa ilalim ng... At if kung di po ako nagkakamali, yung paglumubog po yung barko, at gabala, palubog na, nandun ka sa pinakatoktok, tumalong ka. Kung di ako nagkakamali, yung higup nung pressure nung barko ay kasama kang hihigupin na pailalim. Kahit na nakatalon ka na palabas doon sa... Parang yung... Tama po. Parang yung barado yung ano nyo, di ba? Yung lababo nyo. Sinundot nyo ng ting-ting o alambre. Kaya maya ay hihigupin siya pababa. Pero, ang sabi niya, tayo nga ay nasa isang malaking barkong palubog na, pero naghanda ng isang lifeboat. Na kung sino man ang tatalon doon sa lifeboat, sasakay sa lifeboat, kahit na palubog na yung barko, ay maliligtas. Amen po ba? Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak, kaya niya binigay si Jesus Christ. Na kung sasampalatayanan mo siya na siyang namatay ng dahil sa iyo, tinubos ang iyong kasalanan, ipinako sa krus at muling nabuhay para sabihin sa iyo na pwede ka rin magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung sasampalatayanan mo siya, tatalong ka sa lifeboat na iyon, hindi ka mapapahamak doon sa kapahamakan tinatawag na lugar ng impyerno, kundi ligtas ka sa Panginoong Jesus. Amen? Ano sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ibig sabihin, for God so loved the world. Yung world po na tinutukoy doon is not, hindi po yung bundok, hindi po yung dagat, hindi po yung karagatan, hindi po yung mga hayop, mga halaman, mga puno. Ang mahal ng Diyos ay buong sangkatauhan. Amen? Yung tinutukoy pong world doon ay ikaw at ako, lahat ng tao, mahal ng Diyos. Kaya ang sabi doon, hindi siya nagdadala ng tao sa lugar ng impyerno. Pero kung hindi mo siya pipiliin bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, wala siyang magagawa. Palubog yung barko, ayaw mong pumunta dun sa lifeboat, kasama kang lulubog nun. Choice ba ng Panginoon? No, it's your choice. Right? So piliin po natin na sampalatayanan ang Panginoon, because Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Verse 17 ng John 3, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So ibig sabihin, mga minamahal, talagang mahal tayo ng Diyos, lahat tayo, at ang nais ng Diyos ay maligtas ang lahat ng mga tao. Yun po yung unang bahagi. God desires that all people should get saved, or should be saved. Ano? Pangalawang bagay po, hindi po tayo magpapakatagal. Pangalawang bagay. Pero bago po yun, marami pong gumakalat na
ang impyerno ay tinatawag lamang na separation from God. No? Pero parang mababaw, pinababaw nila. Alam niyo po bang hell is not just separation from God, but hell is a place na kung saan ang impyerno ay lugar na may apoy na hindi na natutupok at merong uod na hindi na mamatay. Ang iniisip lang ng tao, sinishare lang sa atin, ay, mahihiwalay ka sa Diyos. So parang napakalate lang na, okay lang naman, mahihiwalay lang naman pala ako eh. Pero hindi nila tinuturo that hell ay meron pong fire. Sabi nung isa, hindi naman totoo, pastor, yung impyerno. Bakit mo naman nasabi? Kasi di ba, pastor, pag may salitang inuulit, hindi totoo. Paano yun? Baril-barilan. Totoo po ba yun, pastor? Hindi. Kotse-kotsihan. Bahay-bahayan. Eh, anong sabi sa Bible, pastor? Dagat-dagatang apoy. Hindi yan totoo, pastor. Eh, matalino yung pastor. Brad, sinabi ba diyang apoy-apoyan? O ang sabi sa Bible ay dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Na siyang ikalawang kamatayan. Ang taong pupunta doon ay hindi sumampalataya sa Panginoong Yesus. Amen? Hindi ba nakakagalak na iniligtas tayo ng Panginoon doon? Amen? At sa oras na ikaw ay bawian, may naghihintay na langit. Kaibigan, kung di ka patiyak, sampalatayanan mo si Kristo sa umaga nito. Katulad ngayon, uso po ngayon yung mga COVID-COVID, ano? Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako naka-face mask. Vaccinated na po ako. 2 beses. Anti-rabies. Hindi na po kumangangagat. The Bible says, mga minamahal, in Luke chapter 15, verse 10, "Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth." Gayun din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa mga sa isang makasalanang magsisisi. Naha? Kaya, wag po kayong manghinayang kung kayo man po'y nagsusuporta sa misyon, ito man po'y foreign or local, sapagkat ang katuwaan sa langit ay meron pong isang taong makasalanang na magsisi at manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Meron pong pagsasaya sa lugar na iyon. Kasi nais ng Diyos na tayo po ay maligtas. Number 2, God desires, mga minamahal, for all the people to get saved. Number 2, God desires for His children to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Alam po, nais ng Panginoon ay lumago po tayo, na tayo po ay lumago sa kaalaman, sa biyaya ng Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Would you please open your Bibles once again in the book of 2 Peter chapter 3, verse 18. 2 Peter chapter 3, verse 18. Kung kanina po yung binasa natin ay yung isang verse, ngayon naman po yung verse 9 po kanina, ngayon naman po ay verse 18. Nandiyan na po kayo? 2 Peter chapter 3, verse 18. All together now, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen." Ito po yung paalala ni Apostol Pedro sa atin, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman, siya nawa. Paano po kayo natututo nung bata pa ko, nung mga estudyante, paano kayo natututo? Ha? Pumapasok sa school, nakikinig sa teacher, iniintindi yung lesson. Okay? Para hindi masayang yung inyo pong pag-aaral. Ganon din po sa atin dito. Paano tayo matututo? Po? Hindi tayo sasamba, hindi tayo matututo. So umatin ng araw ng pagsamba. Amen? Na nais ng Panginoon ay magsama-sama po tayo. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, "Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is,
Kundi ang sabi doon, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Alam niyo po ba na palapit na ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon? Hindi natin namamalayan. Hindi niyo po ba napapansin? No face mask, no entry. No face shield, no face mask, no ride. Pupunta na doon. Isang araw, malapit na, isang araw, no mark or no chip, no entry. O, hindi kayo makakapasok sa bilihan ng, halimbawa, 7-Eleven o SM o ano pa. Hindi kayo makakapasok kung wala kayong chip. Baka kahit yung bananak yun ni Aling Bebang, hindi kayo makabili. Kasi wala kayong ganun. Papunta na tayo dun. Ngayon po, bawal sumakay ng eroplano na walang vaccine. Tama po? Papunta na po tayo doon. Hindi ko po alam kung pabor kayo sa vaccine o hindi. Ano? So, nasa sa inyo na po yun at mag-pray po kayo. Pero, papunta na tayo doon. Ano? Papunta na tayo doon. Nakikita po natin. So, ganun pa man, kung tayo ay papunta doon, ang nais pa rin ng Panginoon ay lumago po tayo sa biyaya ng Diyos. Kakatuwa, may mga natatandaan na kumukha nung huling punta ko. Dito, saan po ba yung stage nyo noon? Ay, ito. Dito, banda. Pag ganun. Mama, no? Tama, yan. Dito. Nadoble na po, ano? So, lumuwag po kayo. Grabe, ilan na po ba kasya dito? Pagka walang social dysmenorrhea. Social distancing. Parang ano, marami na po ang kasya, no? Oh, amen. Praise God. At ang Diyos po ang and I believe sa biyaya po ng Panginoon, hindi lang po ito yung mararating po ninyo. Hindi lang. Baka hanggang kanto, nakuha nyo na ng haba na. Nagde-telescope na kayo kay Pastor. Ano sabi na ni Pastor Ramil? Kaya mag-pray lang po kayo at pagpapalain po kayo ng Panginoon. So tama po. Lalago po tayo kung aaten po tayo. At kung aaten ka, dapat nakikinig ka. Tama? Minsan eh, yung katabi mo, minsan bulong ng bulong eh, no? Kung ano-ano sinasabi. May sikreto ko sasabihin sa iyo, ha? Ano? Atin-atin lang, ha? Oo, sige. Ano, baka masabihin mo sa iba? Hindi, atin-atin lang. Ano nga? Atin-atin lang, ha? Oo. Ako si Batman. Wala naman palang kakwenta-kwenta yung sasabihin. Siya daw si Batman, siya daw si Spider-Man, o sino pa man. Pero naagaw yung attention mo pagdating sa salita ng Panginoon. Tama? Pastor Arnel, hindi man yan sumisigaw dito, hindi man yan eh, talagang dinig na dinig mo, pero kung makikinig ka, maiintindihan mo yung sinasabi niya. Amen? At doon ka lalago. God desire, yan po yung nais po ng Panginoon. Actually, according to 2 Timothy chapter 2, verse 15, the Bible says, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Sa Tagalog, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, no? Manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kaya sa umagang ito, mga minamahal, ulan lang yan. Eh, Pastor, sabi kasi, ang mananampalataya ay asin ng sanlibutan. Pag sumugod kami, Pastor, lumusong kami sa baha, sumugod kami sa ulan, matutunaw po kami. See you next Sunday po. Sana pag-pray nyo, Pastor, wag umulan. Kasi pag umulan, wala na naman kami. Nakakatuwa, nandito po kayo ngayon. Amen? Sino yung may sasakyan, may kotse, na hindi nababasa? Pastor Arnel lang? Tricycle. Tricycle, yan, meron. Three wheels, naka-three wheels tayo sa four wheels eh. Pero kung dalawa yung motor nyo, four wheels din yun, ano? Apat din ang gulong. Yung barong ko basa, pero medyo natutuyo-tuyo na. Ano? Ano yung ibig sabihin? Walang makakapigil. Sa tunay na mananampalataya, walang makakapigil, bagyo man yan, ulan, baha, lindol, lahat nasa kuna, walang makakapigil kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen?
Kaya bagyo lang yan, huwag kayong matakot. COVID lang yan. Alam mo kung kahit magsampung face mask ka pa. Ang ganda pa ng face shield mo, abot buong katawan talagang hindi na face shield eh. Body shield na eh. Tapos na, maya't maya ay naliligo ka ng alcohol pag oras mo na. Oras mo na. Amen? Alam niyo po doon sa amin sa Pangasinan, wala pong face mask doon. Kung makikita niyo po yung picture, wala pong face mask. Although hindi lang po kasi masyado nagpo-post sa Facebook. Wala rin pong face shield. At ang sabi ko lang sa kanila, eh, pagka ang pwedeng mangyari sa iyo, yung itinakda ng Panginoon. Kung tinakda ng Panginoon, tatamaan ka niyan, tatamaan ka niyan. Yung itinalaga ng Panginoon, yung ipinahintulot ng Panginoon. At ang sabi ko, kung itinalaga man, kung itinakda man at ipinahintulot ng Panginoon, hindi ka ba kayang pagalingin ng Diyos? Kasi ako naniniwala, pag oras mo na, oras mo na. Hindi yan parang computer shop na, extend pa ba? Number 13? Yes po. Amen po ba? At kung pahahalagahan mo ang Panginoon, pahahalagahan ng Panginoon ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Pinahalagahan mo yung Panginoon eh. Pagpapahalagahan din ng Panginoon yung mga bagay na mahalaga sa iyo. Kasi yung mga bagay na mahalaga sa Diyos, pinagpapahalagahan mo. Mahalaga sa iyo buhay mo, mahalaga sa iyo pamilya mo, mahalaga sa iyo mga anak mo, mahalaga sa iyo trabaho mo, pag-aaral nila, kinabukasan nila, pangarap nila, pagkain ninyo, lahat na mahalaga sa iyo. Una mong pagpapahalagahan ng mga bagay na mahalaga sa Diyos. Pagpapahalagahan ng Diyos sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you." Amen. Kabisado niyo na pala yung verse na yun, ha? So, ibig sabihin, mga minamahal, unahin mo muna ang kaharian, kalooban ng Diyos, at yung mga bagay na kailangan mo. Minsan nga, hindi lang yung kailangan mo, yung desire ng puso mo, idadagdag ng Panginoon sa buhay mo. Minsan, may nais ka na hindi kaya ng pera. Ano yun? Lord, sana gumaling na yung mahal ko sa buhay na si ganito. May sakit po siya. Hindi yan na nakukuha sa pera. Maraming mga mayayaman, milyonaryo, politiko na matay dahil sa sakit. Hindi nakatulong yung pera nila. Lord, sana yung nanay ko, yung tatay ko, yung anak ko, Lord, sana makakilala din ng katulad ng pagkakilala ko sa iyo. Hindi yan pera. So, ibig sabihin, sabi doon, "And all of these things, kung inuna mo ang Panginoon, shall be added unto you." Alam niyo kung sino nagsasalita doon? Sa chapter 6, verse 33? Si Jesus Christ. Siya mismo ang nangako. So mga minamahal, ang nais ng Panginoon ay sa inyo na anak ng Diyos ay magpatuloy, sa atin na mga anak ng Diyos ay magpatuloy na lumago sa biyaya, sa kaalaman sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen? So, kailangan alam mo rin ang mga patungkol na sa bagay na patungkol sa Panginoon. Alam niyo ba na si Jesus Christ ay hindi 50-50? 50% God and 50% man? But Jesus Christ is 100% God and 100% man at the same time. Hindi po tayo na-offend pag sinabing si Jesus Christ tao. Kasi nung naging tao siya, tao naman talaga siya. Hindi siya plastic, hindi siya robot, kumakain siya, nagugutom, nauuhaw, nalulungkot, umiiyak, natutulog. May pasal ba't hindi binanggit doon? At umihi si Jesu Kristo. Ba't di binanggit? Hindi na kailangan banggitin yun doon. Common sense na yun. Ano? Kumain siya, ano mangyari sa kinain niya? Pero ito matindi. Nagkatawang tao siya, pero hindi nawala yung pagka-Diyos niya. Naalala niyo, may bagyo. Tumawid sila, papunta sa kabilang pampang, sinalubong sila ng malakas na hangin, bagyo. Si Jesus Christ natutulog dun sa ulihan ng bangka at ang dumating yung bagyo, talagang parang lulubog na sila. At ang sabi ng isang disipulo, "Panginoon, hindi ka ba nag-aalala tayo'y mamamatay na?" Bumangon ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi dun sa hangin, "Kapayapaan, kumalma ka." Alam niyo yung parang electric pa na mabilis, tapos biglang huminto.
Ganun yung nangyari sa hangin at malakas na alon. Ano sabi ng mga disipulo? Anong klaseng tao to? Pati yung nature, pati yung kalikasan ay sumusunod sa kanya. So Jesus Christ is not just 100% man, but 100% God. Siya ay 100% tao at 100% Diyos. Si Zacchaeus. Kaalala si Zacchaeus, yung kwento sa Bible na maliit na mama. At ang sabi, itong mamang ito ay makasalanan, pero imi-meet siya ng Panginoong Jesus. At narinig niya na parating na si Jesus Christ, itong si Zacchaeus ay nagmadaling umakyat sa puno ng sikamoro. At tinitingnan niya, sino ba yung Jesus Cristo na yan? Sikat na sikat. Pagdaang ganyan, first time nilang magkita, ang sabi ng Panginoong Jesus Cristo sa kanya, Zacchaeus, o sa Tagalog, Zacchaeus, bumaba ka dyan, magmadali ka at pupunta tayo sa bahay niyo. First time nilang magkita. Brad, Jomel. Jomel ba pangalan mo? Oh, hindi, di ba? Kasi hindi naman ako Diyos eh. Anong pangalan ko? Yung iba narinig na tandaan. Ano? Anong pangalan ko, Brad? Anong pangalan mo, Brad? Ian. Oh, Ian. Anong pangalan ko? Ha? Andrick. Oh, mali. Aldrick ako eh. Aldrick. So, ibig sabihin, pag may makasalubong ka mamaya dyan, babae. Maria. Anong Maria? Hindi Maria pangalan ko. Diba? Oh, minsan lang, matatawag mo lang siya na may nagpa-prank lang minsan, ano, sa mga umuwing, although minsan, gagamitin sa masama yun. Kunyari, yung kapote niya kanina, nakita ko, nakalagay Jonathan. Tatawagin ko sana kanina, Jonathan! Eh, hindi niya naman ako kilala. Subukan nyo, na first time nyo makita yung tao, tapos sabihin nyo yung pangalan. Matatsambahan nyo kaya? Hindi. But Jesus Christ, nung napadaan siya dun sa street nila, Zacchaeus, ano sabi niya? Zacchaeus, make haste and come down. Sapagkat pupunta tayo sa inyo. Tuwan-tuwa naman si Zacchaeus. Bakit? Maraming tao nagkakagulo sa Panginoong Jesucristo. Maraming gusto siyang makita. Pero tinawag yung pangalan niya, bumaba ka dyan at pupunta tayo sa bahay niyo. Doon nakakilala sa Panginoong Jesucristo itong si Zacchaeus. Jesus Christ is 100% God and 100% man. So, hindi lamang po tayo lumago sa biyaya, kundi sa kaalaman. Amen? Darating yung time, magkakaroon po kayo ng konting mga tampuhan, ano? Konting maliit na bagay. Hindi pagkakaunawaan. Alam nyo kung sinong may akda nito, sinong may layunin nito? Ang Diablo. Bakit? Ayaw niya kayo magpatuloy sa pananampalatayang inyong natagpuan. Kaya kung magkaroon kayo ng konting tampo at hinanakit o sama ng loob o di pagkakaunawaan, alam nyo po, isipin nyo, ay mas matimbang ang relasyon natin sa bawat isa kaysa dun sa ating pride o minsan sa ating rights o sa damdaming nasaktan. Amen? Kung meron man kayong konting tampo kay pastor, lista nyo sa papel na hindi nakikita. At gumamit din kayo ng panulat na hindi nakikita. Na-offend ako kay Pastor Arnel. Kasi sabi niya, puro daw ako selfie. Lukutin mo yung papel na hindi nakikita at ishoot mo sa basurahan na hindi nakikita. Sulat ka na naman ulit. Na-offend ako kay Ma'am Cecil. Kasi yung sabi niya, milk tea daw ako ng milk tea. Hindi naman ako nagbibigay sa misyon. Tukutin mo ulit. Alam mo bakit? Pag inipon mo yung tampo, galit, palaki ng palaki yan. Hanggang sa mawala ka na, hindi ka na magsimba. Unang, nakakainis naman yung... Nakita ko na naman sila, nasira na naman yung araw ko. Ang Diablo ang nais na hindi ka magpatuloy. Ang Diablo ang may nais na masira ang gawain. Kasi magkalaban sila eh. Amen po ba? Kasi nga nagpayabangan nga si Satanas at ang Panginoon eh. Ano sabi ni Satanas? Talika, pasyal tayo, Panginoon. Nakikita mo ba itong mga tao sa sabungan? Ang dami. Oh, akin yan. Akin lahat yan.
Tumahimik lang ang Panginoon kasi parang may nakita siya na, meron ako doon ah. Okay, punta naman sila sa mga mall, sa mga pasyalan. Nakita mo lahat yan? Akin lahat yan. Oo, talagang lungkot na lungkot ang Panginoon kasi maraming tao si Satanas, lugi siya. Nakita mo lahat yung mga sa casino, yung mga nagsusugal na yan? Akin lahat yan. O ikaw naman, punta naman ang Panginoon sa mga simbahan. Nakita mo yan? Akin lahat yan. Punta siya dalaw-dalaw sa kusaan sa mga Baptist churches na nagtuturo ng katotohanan. Akin lahat yan. Dumalaw dito sa Bible Baptist Church of ano ba to? Bible Baptist Church of Trece. Sabi ng Panginoon, akin lahat yan. Ano sabi ni Satanas? Oy, meron ako dyan. Ayun o, yung tulog. So, huwag niyo pong tutulugan si Pastor Arnel o kung sino man magsasalita dito. Amen po ba? Kasi God desires for us, His children, ay to grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Natapos na po. God desires for His children, number three, to pray, to give, and to go, to share the gospel to the lost people. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon upang sarilinin lang natin, kundi ito ibahagi sa iba. Ano, pag may nakita ka bang butas dyan, na alimbawa patuloy yung kalsada, tapos tuloy-tuloy ka, tapos nakaligtas ka doon, tapos may parating na isa, mapapahamak siya, ano, babantayan mo lang, tingnan. Pagdaan niya, nalaglag ka dyan. Yo, sabi ko na nalaglag, pero hindi mo naman siya binigyan ng warning. Diba? So ganun din po tayo, we got saved, mga minamahal, tayo naligtas para sa kaligtasan din ng iba. Hindi po natin yan sinasarili. Ako, sa langit ako pupunta, malay ko sa'yo. Sasabihin mong ganun. Eh, paano ba pupunta sa langit? Hindi, i-research mo. Basta ako, alam ko na. Huwag po nating sarilinin. Huwag po nating pagsarahan ng pintuan ng langit ang iba. Amen? Kundi ibahagi po natin ito. Why? Kasi sabi sa Bible, go ye therefore and teach all nations, sabi ni Jesus Christ, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Matthew 28:19. Binanggit din po sa Mark 16:15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ibig sabihin, mga minamahal, napakahalaga po na ibahagi ang ebanghelyo, na kung saan ituturo natin kung bakit namatay si Kristo sa krus, yung kanyang sacrificial death, mga minamahal. Alam niyo ba yung ginawa niya? It was a sacrificial death. Na imbis na tayo yung magbabayad ng ating kasalanan, isinakripisyo na ng Panginoon Jesucristo ang kanyang buhay. Not only that, it was a substitutionary death. Ano ibig sabihin nun? Parang sa basketball, may substitution palit. Imbis na tayo yung mapapahamak sa lugar ng impyerno, ibinugis niya na ang kanyang buhay. Ibinuwis niya ang kanyang buhay. Ibinuhos niya ang kanyang dugo. Instead of us, siya na yung nagbayad. So, ang tawag dyan, substitution. Nagpalit. Ano ho? Ang tanging ginawa mo lang ay sinampalatayanan siya. At pinaniwalaan yung kanyang sufficient work sa krus ng Kalbaryo. Hindi natin kailangang samahan ng gawa ang kaligtasan. Kasi kung sinamahan mo ng gawa, parang sinasabi mong kulang pa yung ginawa ng Panginoon sa iyo sa krus. Ano lang? Manampalataya ka. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith. Sa biyaya tayo naligtas. Bakit biyaya? Hindi tayo karapat-dapat lahat. Lahat tayo makasalanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kanino? Kay Kristo at sa tapos niya ng ginawa sa krus ng Kalbaryo. And that none of ourselves, hindi sa ating sarili, it is the gift of God, ito'y regalo ng Diyos, not of works, according to verse 9. Hindi sa mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmayabang. Kaya tayo po ay gumagawa ng mabuti, hindi dahil para mapunta tayo sa langit, kundi dahil sa langit na tayo pupunta. At ang resulta nito ay pagbabagong buhay at paggawa ng mabuti para po sa atin ng mga anak niya. Matatapos na po. Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Kaya, hindi po sayang ang inyo pong mga paglilingkod sa Diyos. He wants us to pray. Nananalangin po ba kayo? Maligtas yung mahal nyo sa buhay?
O satisfy na kayo na ganyan lang? Nakakatuwa, may mga oldies po dito. May mga advanced in age. May mga seniors po na nandirito. Yung isang nanay po doon, na nabahagi na namin ng kaligtasan, nagkasakit, nagkaroon ng cancer. So, in-encourage natin siya na magpa-opera. Pero, syempre, nasa Panginoon pa rin ang kanyang buhay. One time, na-operahan siya, lumipas yung mga ilang buwan, nanghihina siya. At narinig ko nga na gano'n na yung kanyang kalagayan, dinalaw po namin. Alam niyo po, binahagi na po namin ang kaligtasan na makatiyak siya. Ready na ako, Pastor. Ready na ako. Kung kalooban man ng Panginoon. Alam niyo nangyari, after 1 week, kinuha na ng Panginoon. So what's the point? Ibig sabihin, lahat tayo kukunin ng Panginoon ang mahalaga. Minsan may mga ibang tao pinagpapahalagahan yung St. Peter, yung paglilibingan. Nakakahiya namang tatanungin, ano bang gusto mo? I-cremate ka ba o ililibing lang? Parang nakakahiyang tanungin yung mga anak, nakakahiyang tanungin yung magulang ng gano'n na buhay pa. Pero buti na lang kami, kung tatanong kong i-cremate, hindi na. Bakit yung sunog na yan? Sunog na yan, ba't i-cremate mo pa? Kaming mga maiitim. Sunog na nga eh, so sunugin mo pa, di. So, ibig sabihin, pinaghahandaan nila yung kamatayan dito sa lupa. Alam nyo, mas magandang paghandaan, yung patutunguhan ng iyong kaluluwa sa oras na iwanan mong sanlibutan ito. Amen? Kaya tuloy-tuloy lang po kayo mag-aral ng Biblia, because Bible is basic instruction before leaving earth. And dito yung basic na instruction, napakahalaga. Bago natin iwanan ang sanlibutan, ay nais ng Diyos ay makapiling ka niya. Mahal ka ng Diyos. Kung niisip mo walang nagmamahal sa'yo, mahal ka ng Diyos. Amen? For God, hindi lang loved eh. For God, so loved the world. So, panghuli po mga minamahal, hindi lamang po God desires for all the people to get saved. God desires for His children to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pangatlo, God desires for His children to pray, to give, and to go, and to share the gospel to all the lost people. Panghuli, dito po tayo magtatapos, God desires for His children to be the light of this world. Gusto ng Panginoon, mga minamahal, eh, magliwanag ka. Sa ating pong pagtatapos, maring naikwento ko na sa inyo to, meron pong mangingisda po doon, si Manong June. Actually, yun yung bangkang sinakyan namin na Pastor Arnel, papunta doon sa isla. At kaibigan natin ito, tinanong ko siya, Manong June, bakit ba yung lambat ay nililinis pagka ikaw ay nangingisda? Hindi ba pwedeng ihagis mo yung lambat dyan, Lunes, nagamit mo, hindi mo nililinis, tapos Martes, ihagis mo ulit, kunin mo, Miyerkules, ihagis mo ulit, hanggang sa, ba't mo pa kailangan linisin yung lambat, magpapagod ka pa dyan? Di po ba yung lambat, maputi, di ba? Maliliit yung butas at yung, bakit tinatahi-tahi pa? Alam niyo po, sabi ni Manong John, tama po, napupunit. Sabi ni Manong John, hindi po pwede, Pastor, na yung lambat na gamit mo, ihagis mo na lang dyan at hindi mo lilinisan. Bakit po? Kasi sabi niya, nakausap niya yata yung isda eh, no? Sabi niya, yung isda po kasi, Pastor, pag nasa ilalim yan, pag nakita niya yung lambat mo marumi, hindi yan tutuloy. Lalo na kung may leader sila, oh, stop! Okay. Malinis. All clear, all clear. Pag gano'n nga, pasok sila lahat doon sa lambat. Kala ko ba all clear, all clear? Nahuli lahat sila. Alam niyo po kung anong punto? Kapag marami yung lambat daw, parang may pader ang gagawin nila, iilagan nila. Kasi may pader, di iilagan nila. May danger, iilag sila. Pero kung malinis na malinis yung lambat, mga minamahal, dire-diretso huli sila. You know what's the point? Ang lambat ay ang buhay mo. Ang lambat ay ang buhay mo.
Pag hindi yan malinis, hindi ka makakahuli. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga disipulo, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Gagawin ko kayong tagapamalakaya ng mga tao. Ibig sabihin, mga minamahal, kung sa buhay natin ay hindi makita yung ating pinananampalatayanan, ay hindi po sila makakakilala sa Panginoon. Matthew chapter 5 verse 16, ang sabi ng salita ng Diyos, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Amen? So makita po natin dyan, napaalala po sa atin, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ng inyong Amang nasa langit. Pakita natin na magandang epekto ng pagbabible natin, ng pagsamba natin. Amen? Alam nyo kung bakit nagbago yan? Eh, nagbabible-bible na yan eh. Nag-church na yan, pero dati grabe yan. Gusto ko na nga ipabarangay yan eh. Maaaring ganyan ang sabihin ng kapitbahay mo, nung kakilala mo, nung kaibigan mo. Meron po sa Infanta, si Nanay Helen, namatay yung nanay niya. Pero ito'y ililibing sa Urdaneta. So from Infanta, umalis sila ng alas 5 na madaling araw papuntang Urdaneta, Pangasinan. Medyo malayo po yan. Siguro mga umabot na mga 3 hours po siguro. Alam nyo nangyari? Nagulat siya, meron doon isang babae na si, ang tawag nila ay Octavia. Kasi itong si Octavia, maagang maaga pa lang, dinig na dinig mo na yung boses sa kalsada. Talagang yung bunganga, laki talaga yun, no? Yung bibig niya yung pinakamalaki doon at talagang nag-iingay-ingay siya doon. Yes po. At mura ng mura. Mga anak niya minumura. Kung ano namang sinasabi, talagang matindi tong babaeng ito, si Nanay Octavia. Alam niyo nangyari? Gulat na gulat itong si Sister Helen, yung umaatin sa atin sa Infanta. Si Octavia, tahimik na. Si Octavia, hindi na nagmumura. Si Octavia, mahinhin, mayumi, ano pa ba yung mga Tagalog na yan, na talagang mapapansin mo, mababakas mo, na parang umayos siya, gumanda yung ugali niya. Nagbago. Sabi ngayon ni Sister Helen, bakit si Octavia parang nag-iba? Uy, ano ka ba? Kasister mo na yan. Sabi niya, bakit? Di ba nag-church ka sa Infanta? Siya nag-church na rin dito sa Urdaneta. Baptist Church. Bakit nagbago? Kasi nalaman yung katotohanan. Nakilalang lubusan si Kristo. Mga minamahal, sabi sa Bible, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Ipakita po natin, mga minamahal, sa kanila na maganda ang epekto sa atin ng Biblia. Amen? Alam nyo na yung mga masasakit na salita. Naririnig nyo na siguro paminsan-minsan yan. Pasimba-simba ka pa. Demonyo ka naman. Masakit. Hindi mo matatanggap yun. Demonyo ka rin. Oh, nag-away na kayo. Di ba? So maraming mga masasakit na salita. Pa-Bible-Bible ka pa. Ganito ka naman. Ganyan ka naman. Mga minamahal, ang paalala sa atin, magliwanag tayo. Maging malinis ang ating buhay. Hindi tayo perpekto. Maaaring iba sa inyo, palamura, may bisyo pa. Pag-pray nyo yan sa Panginoon. Lord, alisin nyo po ito. Nakakasira to sa pangalan mo. Nakakasira to sa simbahan mo. Nakakasira to because we are Christ representatives. Nakakasira to sa totoong Kristyanismo. Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Nakakasira, Panginoon, baguhin niyo po ako. At sa ating panghuli, dito po tayo magtatapos. Kung nais ng Panginoon na magliwanag ka, meron pong isang grupo ng mga kababaihan na nag-aaral tungkol sa Book of Malachi sa Old Testament. At habang nag-aaral po sila, ay nadaanan po nila yung verse na, "He will sit as a refiner and purifier of silver." Ibig sabihin, mga minamahal, ay tumatak ito sa kanilang puso at isipan. Sumunod na linggo, itong babaeng ito ay pumunta sa gumagawa ng silver. O sa ano man tawag dyan? Sa nagtatrabaho tungkol dyan sa mga silver na yan. At tinanong niya ngayon itong
itong gumagawa ng silver ay yung silversmith, at ang meron siyang hawak-hawak na kapiraso ng silver, at ito'y kanyang pinapainitan, no, ng matagal pinapainitan. At ang tanong niya, eh, papaano ba yan? Hanapin ko yung tanong niya, no? She asked the silversmith if it was true that he had to sit there in front of the fire the whole time and silver was being refined. Totoo ba na habang yung silver na yan ay may pang-clip siyang ganun at pinapainitan mo, ay talagang nakaupo ka habang umiinit siya, hindi ka umaalis? Oo, sabi nung nagagawa ng silver. Totoo yan. Pero paano mo nalalaman pagka okay na yung silver? Na wala na yung mga impurities niya. Na talagang pure na silver na siya. Alam niyo sagot ng silversmith? Simple lang. Ang sagot ng silversmith, oh, that's easy. When I see my image. Ano ibig sabihin? Kapag nakita niya na habang pinapainitan yung silver, pag nakita niya na yung sarili niya, yung imahe niya, parang nagiging salamin na siya, yun na yung time para alisin yung silver dun sa apoy. Hindi ba parang ganun din tayo sa Panginoong Jesucristo? Minsan, naiinitan tayo, niluluto tayo ng salita ng Diyos. Nang isang araw, makita ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Amen po ba? So this morning, yun po yung mga nais ng Diyos. Nais ng Diyos, maligtas sa mga tao. Nais ng Diyos na tayo po'y lumago sa biyaya at sa kalaman sa patungkol sa Panginoong Jesucristo. Nais ng Diyos na manalangin ka at magbigay ka at humayo ka at ibahagi ang Ebanghelyo. At panghuli, nais ng Diyos na bilang anak niya, magliwanag ka. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong langin. Let us pray.